ang Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay ng iyong anak si Lazaro mula sa kamatayan at buong lugod siyang tinanggap ni Marta sa kanyang tahanan, ipagkalom mong sa tapat naming pagdilingkod sa aming kapwa, mapagnilaya namin tulad ni Maria ang iyong salita at makamit ang iyong gantimpala. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito ay may parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay ng hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok na dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautusang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos, tayo ay maghandog pasalamat na malugod.
Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat na tipankot, naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang hihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga udyong dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aluwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria'y naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y nabubuhay uli sa uling araw sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin kahit na mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasang paparito sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Ngayon po, mga minamahal kong kapatid, ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Marta, San Lazaro at Santa Maria. Sila po ang mga kaibigan ni Jesus noon at maaalala po na atin kung paano sa pagdalaw ng ating Panginoon sa magkakapatid na ito, sila ay nalaman natin kung ano ang kahalagahan ng pagtakbo ng simbahan. No? Si Maria ay nag-represent ng isang contemplative life, no? Na nagmumula sa pananalangin o nag-uugat sa pananalangin. At si Marta naman ay sumisimbolo ng isang buhay na active, no? Kung saan ito ang sa pamamagitan ng pagsunod sa ito'y pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa.
Pero kung titignan natin, mga minamahal kong kapatid, yung gawain po ng dalawang magkapatid na sinisimbolo ng gawain ng simbahan ay isang pagtawag din sa atin. No? Tayo'y nananalangin, lumalapit sa Diyos. Tayo ay nakikinig sa Kanya, sa Kanyang kalooban, at tayo'y nananalangin upang malaman ng Kanyang kalooban. Tulad po ng ginawa ni Martha, nung dumalaw ang ating, ay ni Maria, nung tayo ay, nung sila, ang ating Panginoong Jesucristo ay dumalaw sa kanila. Siya ay nakinig sa ating Panginoon, kaya nga nagreklamo yung kanyang kapatid noon. Sabihin nyo nga po sa aking kapatid na tulungan naman niya ako, sapagkat si Maria, mahalaga sa kanya ang pakikinig sa ating Panginoon. Pero kung titignan natin, yung buhay no, na ito ay buhay ng isang Kristiyano, dapat naman talaga tayong nananalangin at nagdarasal at tiningi ang kalooban ng Diyos o nalalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Pero mga minamahal kong kapatid, hindi lang tayo natatapos sa pagdarasal, hindi lang tayo natatapos pag nalaman na natin yung kalooban ng Diyos sa atin. Hindi naman po tayo natatapos kapag ka yung bunga ng ating panalangin ay nalaman na natin mula sa Panginoon dahil meron ito dapat kaakibat na paggawa. Dahil ang pananalangin at pakikinig sa salita ng Diyos sa walang paggawa ay isang patay na panalangin. Kaya po tulad ng kapatid niyang si Martha, ang bunga ng ating panalangin ay dapat may paggawa. Ang bunga ng ating panalangin ay dapat may pagkilos, may pagpunta doon sa tamang landas, may aksyon doon sa mga bunga ng ating panalangin. At yun po mga minamahal kong kapatid, ang kabuuan ng ating buhay, no? Bilang isang mananampalatayang sumusunod sa ating Panginoon, tayo'y nananalangin upang malaman natin ang kalooban ng Diyos, upang mapakinggan natin saan ba na tayo dinadala at hindi tayo natatapos sa panalangin. Tayo ay inuudyokan ng panalangin ito upang gumawa at magpatuloy doon sa gawain na iniatas sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mahalaga po itong modelo ng ating simbahan sapagkat ito po yung magbibigay sa atin o magdadala sa atin doon sa katotohanan at buhay na walang hanggan. Hindi po pwedeng gawa lang tayo ng gawa. Puro tayo charitable works, pero hindi naman tayo nagdarasal at nananalangin. Hindi rin naman tayo pwedeng dasal lang ng dasal, pero wala namang pagtimo sa ating puso at walang epekto sa atin na gumawa ng isang konkretong paraan upang tayo makapaglingkod. Ito po ay isang balanse ibinibigay sa ating mga tagasunod ng ating Panginoon upang maging huwaran ng ating pananampalataya. Tayo nagdarasal upang malaman ng kalooban ng Diyos at tayo din ay gumagawa upang ang bunga ng ating panalangin ay matupad. Ito ay sa kalooban ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa kapistahan ito ni Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw at hilingin natin sa Diyos sa ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais nilang makamit. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga paggawa. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa.
ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, pasbasan mo ang aming mga gawa. Tulad nila Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, pasbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, pasbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, pasbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noong sila ay nabubuhay pa, naway umani sa langit na mga bunga ng kanilang mga pagsisikap, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, pasbasan mo ang aming mga gawa. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ng mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din natin ang lahat na nagpamisa at ang lahat ng mga kalalawa sa purgatorio. Manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, pasbasan mo ang aming mga gawa. Diyos sa masalangit, nalulugod na tinatanggap ni na Marta, Maria at Lazaro ang iyong anak sa kabilang tahanan sa Betania. Mawain mong tanggapin ang aming pananalangin at pagkalooban ng katugunan ng iyong ayon sa iyong pag-ibig. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kilugdan ng Diyos sa mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang aming mapagkumbabang paglilingkod ay kilugdan mo si kararangal ng banal mong ikinalulugod. At siya'y kadadalisay ng aming katauhan at loob. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas.
Kaya kaisa namang hiling si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa kapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay kaya hindi na lahat na mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapat kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Isa na malabereng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, isa na mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daidig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyos lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayus lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa tayo ng katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatangkap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magamaliw na kabutihan. Ngayon pa man ay minagandang loob mong ibigay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.